Hello again, Vince. Hey! Regarding sa isang follower na undergrad na gustong makapunta dyan sa US, I suggest na kumuha ng nursing assistant course and mag-exam sa TESDA para makakuha ng NC2 license. Uy, guys, oh, ito, makinig kayo, ha? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Today is, ano ba ngayon? Wednesday, alas 8 ng umaga. At mag-sprinkler lang ako mabilis. Kasi dito sa amin guys, may schedule yung pag-sprinkler. Ganun diba? Sa Pilipinas yata, parang tuwing kailan mo lang gusto. Basta ikaw yung may-ari ng may dito, hindi. Ikaw na nga may-ari, may schedule pa din. Joke lang. Kasi meron yung ano, parang rule sa homeowners association, ganyan. Parang it depends on the number of ano. Anong tawag dito kung anong nag-end yung number ng bahay mo, ganun ba yun? Kumbaga sa kotse, merong color coding, ganyan. Yung plate number, ano. May ganun din dito, guys. Pero sa pagka-ano, sprinkler, sa pag-water ng lawn mo, ganyan. Iwo-water ko lang ng mabilis tong bulaklak. Kasi grabe, guys. Anong, ay, wait lang. Gulo nung amin. Kasi grabe guys, alam nyo ba lately, sobrang init dito sa amin. Grabe naman yung liwanag. Wait nga, ano ba yan? Merong ano sa amin, heat advisory. Yung init niya parang Pilipinas levels. Eh dito sa amin, hindi naman ganun nag-iinit eh. So, ayun, global warming pa. Ganyan. So, papakita ko sa inyo yung ating mga kailangang i-water. Wah, yan. Di ba? May bulaklak na guys. Tapos ito din. Hala! Mahal-mahal nitong halaman na to. Tapos tingnan nyo, nag-dry siya. As in, hindi mo siya patay. Pero yung leaves niya, syempre, namatay iba kasi sobrang init. Pero ayan, meron na siyang bulaklak. So kung curious kayo yan, hydrangea yung tawag dyan. Hydrangea. Color blue yan na malalaking bulaklak. Kaya maganda talaga yan siya. And then, yung aming Yamashita treasure. Andyan. And then ito, buhay na rin yung aming lavender. Diba? And then itong mga daylily. Mga yellow yung flower niyan, pero wala pa. Ito, hydrangea din, guys. Kita nyo ba yan? Then the puno. So mag-sprinkler ako ng lawn, ng grass. After diligan natin ito, after diligan tong mga flower, ito, gagamitan natin itong parang ano, plant food. May ganun pala. Hindi ko naman alam yan dati. Pero parang plant food. So diligan natin mabilis kasi kailangan siyang diligan. What? Okay. Simula ko na yung pag-sprinkler guys. Kasi ang schedule dito sa amin 6 to 10 a.m. lang eh. Tapos ang susunod 6 to 10 p.m. na. Yung likod pa pala, akala nyo tapos na ano. Kakamali kayo. Ito pang likod guys. Okay, ayan. After 30 minutes, ililipat na natin siya, guys. Ng posisyon. Ganun talaga. Nakakapagod din. So, welcome back to my channel. Kung bago ka po dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video, kaya simulan na natin. Rev. Bernard Ferreras II, Kuya Vince, pakuha naman o oh, hehe, kahit yayo lang, tagaluto, tagalinis. Wala akong pampasweldo sa'yo, bro. John Paul Manabat. Kuya Vince, pa-shoutout po next vlog. Shoutout to John Paul Manabat. Hello! Naka-petition po ako for 3 years na. Meron na rin akong SB260 confirmation page ba yun? Ha, wala lang. Parang tagal pa ng process. Ingat lagi, Kuya Vince. Tanay damo, bolang palagi. Ha? What? Ano yung ibig sabihin nun?
SB260 confirmation ba yun o DS260? O basta yun, ano ka ba? Dumating din ako sa ganyang stage, John Paul Manabat, para gumagaan yung loob mo, Bruno. Again, dumang kami sa ganyang stage na parang sabi namin, ang tagal naman ganyan, pero tingnan mo naman, nandito na ako ngayon. So, huwag ka na mag-worry kasi ako na mag-vow dyan. Sinasabi ko sa'yo, darating ka rin dito. Enjoy mo lang yung stay mo dyan. And ang importante, may inaantay ka, diba? Hindi yung parang gusto mo lang pumunta dito pero wala akong ginagawa. So, it's just a matter of waiting game and pray lang, bro. Enrique Marie Pabalan, hindi madali mag-apply ng trabaho sa US unless nurse ka. Parang nurse lang yata ang in-demand sa US. Pag wala sa medical field ang profession mo, it's almost impossible makakuha ng immigrant visa through employment. Hindi naman. Meron naman ako mga kilala na hindi nurse or hindi medical field na nandito. Merong auditor, merong accountant, merong nasa cruise. Though, nasa US territory pa rin naman yung kilala ko nasa cruise. Basta to make the long story short, hindi lang basta nurses or mga nasa medical field yung madaling makakuha ng work dito. So, hindi almost impossible. So, talagang possible. Siguro, hindi lang siya kasi in demand ng mga nurses. Yun. So, yun. Chef Tab, Sir Vince, di po ba maigpit sa medical sa embassy kapag kukuha ng EB3 visa? Since may history ako ng spot sa lungs 20 years ago, then may scar sa x-ray, pang-paris tayo. Been working as cook and cargo vessel for 14 years now, still on board. Wala naman restriction sa medical namin kapag nasang pabarko. Since waiting pa kay Mrs. ng NCLEX niya to process. Thanks. So, yun, nabanggit ko sa previous vlog ko, di ba? Or sa last vlog ba? Or basta sa last vlog. Na yun nga yung ganito rin yung experience ko, brother, Chef Tabs. Oo, medyo maigpit sila sa medical, lalong-lalo sa x-ray, ganyan. At pero kapag na-prove mo naman na yun nga, mag-sputum ka, di ba? Or yun nga, ano ba yung sputum, tsaka, basta it's a x-ray, or skin test. May skin test ba? Hindi ko na matandaan, pero I'm sure ako yung sputum na i-culture nila for 8 weeks. Tapos, yun, kung negative ka naman sa TB or kahit anong pulmonary, eklabo. Okay ka. So, wala kang dapat yung pagkabahala. Alvin Tuliao, watching your vlogs everyday, pa-shoutout Lodi. Shoutout to Alvin Tuliao, thanks for watching, sir. Subscribe din. The Nurse Photographer, oy brother, one eternity later, lol. Shoutout naman dyan, Brody Beans. The Nurse Photographer, pinakamagaling na photographer na kilala ko, Naxo, di ba? Ayan, shoutout sa'yo, Brody. Asa Banto TV, in transit na yung case ko. Ay, nag-iisip ako kung anong maging work ko dyan. Hope to meet you soon, bro. So kung yun, gaya ng sinasabi ng iba, Asa Banto TV, basta hindi ka naman choosy sa work, pagkarating mo dito, marami kang mahanap. Kanina, meron ako nakausap na ka-recruiter. Pero biro, may tumawag kasi sa akin. Nag-hire daw siya. Ngayon, meron siyang 246 na open roles. Sa ano pa lang yun? Nasa business at sa finance. What more sa ibang industry, di ba? Nagulat nga ako, sabi ko sa kanya. So, yun pa yung ha? Ang dami pang walang trabaho dito ngayon. Pero, dito pa lang sa industry ko, 246 na yung hinahanap mo. Wala lang, di ba? I'm just sharing. So, yun. Sabi ko sa inyo na marami talagang work dito. Huwag ka lang choosy kahit anong work. Next, Al Anthony Fred Enriquez. Shoutout, Boss Vin. Shoutout to Al Anthony Fred Enriquez. Ang haba ng pangalan. Mababa rin pangalan ko, magalala. Silent viewer here. Wait lang, naalala ko lang, di ba? Pag mabay pangalan, siguro yung mga bata, di ba nung bata pa tayo, yung mga kaklase mo, tas may quiz kayo, di ba, sa school? Number 3 na sila. Ikaw, nagsulat ka pa rin ng pangalan mo. Chet been there. Ang haba kasi ng pangalan ko eh. So yun, so isiin yung mga magulang nyo. Isang taon na din ako mahigit dito sa Amerika from cruise line industry. Nung nasa Pinas pa ako at nung dumating ako dito, naging cook ako sa isang restaurant and apartment maintenance technician naman ngayon. Di ganun kadali ang buhay dito sa Amerika, pero pag sinamahan mo ng sipag, tiyaga at diskarte tulad ng ginagawa ni Boss Beads, Nox, tiyak na may Air Jordan ka din. Uy, grabe, hindi naman. Baka sabihin ng mga tao, nagtatrabaho para sapatos. Slide. Hindi, joke lang. Hindi ganun. Marami kong bills. Merong mortgage, may sasakyan. At may mga kung ano-ano pang utilities. Pang suporta sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So, ganun po. Pwede na ba segue ko, Boss Vince? Wow, pwede, sir. I am size 11. Grabe. Anong address mo? So, alam to ni Fred Enriquez, tama ka dyan, natumbok mo, bro. Diba? Grabe, ibang-iba talaga yung buhay dito kumpara sa Pilipinas. Alam ko medyo struggle din yung parang buhay sa Pinas kasi, di ba nga, palagi yung sinasabi dati na na-experience ko parang living from paycheck to paycheck kasi grabe lifestyle ko eh. Magastos talaga akong tao. Tapos, hindi pa ako makabili ng sapatos yun sa Pilipinas dati na mamahalin. Ewan ko, weekly kasi kami nag-samgyupsal kaya, samgyup pala yung umubos sa sweldo ko dati, guys. Joke lang. Amore Sabano, thank you bro sa pagsagot. Bartender kasi ako kaya yung food counter attendant na isip ko applyan sa US EB3. Ilang buwan din pala bawiin yung 13,500 USD na gagastusin sa pag-apply sa agency. Bawiin na lang sa pag-part-time kapag nakakuha ng certificate o lisensya sa pag-re-reserve. Pero pag-Tagalog, joke willing, lisensya sa pag-serve. Salamat, God bless you. God bless you too, bro. So, okay, yeah. Tama yan. Kasi dito, marami namang ways para mag-part-time. Ang dami talaga ditong taong nagdo-double job, triple job. Diba dati nga? Sa Pilipinas, wala akong kilala
sila lang nagdo-double job. Palagi kasi sa Pilipinas, isa lang yung trabaho natin. Ang dami nating time. Home party sa weekend, ganyan. Mag-inom-inom kasama yung mga tropa. Guys, dito parang ibang-iba dito kapag yung mga tropa nyo, talagang nagtatanungan muna kayo, ano yung schedule nyo, ganyan. Kasi ang dami nga dito nagdo-double job. So, yun. Medyo iba. Parang iba talaga yung buhay. Pero okay yan na. Yun nga, tamang thinking yan. Kung meron ka namang ibang ways nga magdo-double job, part-time ko sa iba, ganyan. Para mabawi yung 13.5 na yun. Diba? Why not? I mean, Zaira Denise, yes, Kuya Vince, maigpit sila dito. Pag PTB, yung usapan yun nga, pulmonary tuberculosis yata. Di katulad natin sa Pinas, kahit saan ka duman, meron TB sa hangin. Tsaka, hindi, pero real talk yun, Zaira Denise, i-educate natin karamihan ng mga tao dito, mga viewers. Nagulat din ako kasi yung doktor na kausap ko dati kasi, di ba, pagkarating mo dito, parang interview din ako yung chinek ngayon ako. In-x-ray nga ulit ako, tapos sabi nila parang wala naman daw talaga. Well, parang meron yung spot, pero parang hindi siya alarming kasi nga na-verify naman na wala naman ako kahit ang disease. Tapos sabi kasi nung doktor na nag-check sa akin, Indian siya, sa Pilipinas nga kasi, I don't know, yung hangin yata, prominent yun, prominent by term, yung TB. Hindi pa na-eradicate yung ano yung TB sa Pilipinas. Di ba ang daming TB, may TB sa Pinas? So, sana nga ma-eradicate na, eradicate meaning mapuksa. So, dito kasi na-eradicate na nila yung TB, matagal na panahon na. So, kung mayroong may TB dito guys, hindi man panic mode, pero sobrang higpit nila. Talagang ano yung kanila, ititreat kanila agad-agad kasi para hindi kumalat. So, yun. Pero tama, Zaira Denise. Paolo Sanchez, before I'm just watching your vlogs, but now I'm here in Ohio right now and personally experiencing the life of America. Kudos to your vlogs. Laking tulong. Okay, thank you, Paolo Sanchez. Ngayon, alam mo na yung paghihirap dito. So, yun, thanks for watching. So, yun, na-experience mo na yung buhay dito, diba? Kamusta? Kamusta na may experience? Let me know. Brent Angelo Valladolid, hello again, Vince. Hey! Regarding sa isang follower na undergrad na gustong makapunta dyan sa US, I suggest na kumuha ng nursing assistant course and mag-exam sa TESDA para makakuha ng NC2 license. Uy, guys, oh, ito, makinig kayo, ha. Thanks in advance, Brent Angelo Valladolid. Maraming matutulungan tong comment mo na to. Then, pwede siya mag-apply as CNA under EB3 visa sa IER Philippines. They are deploying CNA sa Minnesota, Knox. This is in no way sponsored by IPR Philippines, guys. Sinasabi lang natin. So, yun nga daw, yung IPR Philippines, they are deploying CNA sa Minnesota. So, IPR Philippines, baka naman. Email me kung gusto natin i-promote ang inyong... Joke lang kung ano man yun. Pa-shoutout daw ulit ang butso ko si Altea Brianna. Thanks you and regards. Shoutout to Altea Brianna na anak ni Brent Angelo Valladolid. Hello sa'yo. Pakabait. Sumunod sa parents and always pray. And see you soon, Nox. Yun. So thanks Brent Angelo Valladolid for this comment. Maraming matutulungan to for sure. John Del Dimayuga, thank you po Kuya Vince. Hey, by the way, sayang, hindi namin nakita ang itsura ng bagong lutong salmon. Oo nga pala guys, sa mga nakapanood ng vlog last week, di ba? Nagluto ko ng salmon. Salmon yan, salmon. Salmon. Ano? Ito yung may kwento yan. Kasi gutom na kami nun guys. So kinain na namin, ganyan. Tapos yung paubos na namin, bigla ko na-realize, hoy! Paubos na, hindi ko pa nabablog. Wala na eh, ano na eh. The damage has been done. So yun. Kaya hindi na napakita. Sorry naman, John Del Dimayuga. Tatakam mo sana kayo. So yun, dumiretso sa Jordan. Pero okay lang, ganda talaga ng sapatos. Ayan, so ayan yung mga ating sapatosan guys. Yan lang naman yun, kunti lang yan. Tapos ito pa yung iba. Kunti lang. Meron pa pala iba. So, yun lang yata. Yeah, that's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo itong video na to without skipping, thank you so much. At sa mga naglapag ng comment, sa mga hindi ko nasagot, sorry naman kasi sobrang haba na ng vlog na naman. Kaya para hindi ko inuubos yung oras niyo, diba? Ayokong inuubos yung oras niyo eh. Kasi alam ko yung feeling na walang oras sa'yo. Wow! Iba pala. Sorry. Parang iba yun. So, if you have any questions, suggestions, comment down below. Message me on Instagram sa mga hindi pa nakafollow sa akin sa Instagram. I make reels. Yung nga, Instagram reels. So, sa mga milyong nag-views doon, maraming salamat sa suporta. Pero karamihan ng views ko doon nasa ibang bansa eh. Mga Englishers. Englishers! So, yun. At nasa TikTok din ako, guys. Follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa Red Flag. Peace!